Sabi, "Hi, Miss Lila." Hi! Ayan, sumasagot naman ako. "I was in a relationship for almost 3.5 years. Pero it was a very abusive relationship. Lahat na po ng abuse naranasan ko sa boyfriend ko. Payo ko lang po sa mga nakakaranas nito, you don't have to stay in the relationship. Hindi po pagmamahal ang saktan ka ng taong akala mong mahal ka. Nakuha pa niyang pagsabayin ako at ang isa pang babae. Please, huwag po kayong mahiya or matakot i-report ang ganitong abuse sa pulis. Sa mga magulang nyo at kung sino pa po ang pwedeng tumulong sa inyo." Ah, wala. Tulpo na to. Ako, tulpo agad. Sen, take it away. Diba? Importante. Sabi ha, sabi. Importante ang safety nyo at ang iyong well-being. Galing yan kay Bea ng Muntinlupa. Alam nyo, totoo naman. Unang-una, whether lalaki kayo o babae na nakakaranas ng physical abuse ha, or verbal abuse for that matter, no? Mula sa inyong mga jowa. Jowa mo pa lang, ganyan na. Eh, what more pong napangasawa mo na? Diba? Diba? So, unang-una, hindi kayo punching bag. Number two, always remember that physical abuse... always remember that physical abuse, okay, malaki ang epekto niyan sa mental health noong inaabuso verbally or physically. No, matinding dagok yan sa mental health ng may katawan. And yung mga namimisikal, eh dapat talagang pinapapulis yan. Dapat pinadadampot yan. Kung fresh pa yung pagkakabugbog sa inyo ng mga jowa ninyo o ng mga significant others niyo, even if husband o wife niyo yan, magpamedical legal kayo. Pagkatapos mag-report kayo sa Women and Children's Desk kung ikaw ay lalaki, ay kung ikaw ay babae. At syempre, mag-report kayo sa community precinct ninyo o sa pulis ninyo kung kayo ay inaabuso physical ng inyong mga partner. Kasi hindi ko naniniwala sa ano, pag-ibig na karinyo brutal. Is there such? Ano yun? Alam mo, I'm sorry ha for the term, pero parang may mali rin sa'yo kapag ka... Huwag mo sabihin kasi mahal ko, pero hanggang kailan tayo, hanggang kailan, hanggang sa dumami ba yung peklat sa mukha mo, te, pagsasagaan natin yung ganyan. Diba? Save some respect and most of all, love for yourself. You know why? Tanong mo ako, Obi. Sumigaw ka ng why! Ang hina naman, parang di narinig. Sumigaw ka ng why! Why? 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 Hindi. Alam niyo kung bakit? Because it is the greatest love of all. Hindi. Kasi diba, sinong magmamahal sa'yo kung hindi ang sarili mo? Dapat, bago mo matutunang mahalin ang iba at respetuhin ang iba, meron ka nun para sa sarili mo. Okay? Nangalit niyo ako eh. Okay! Eto pa, may isa pa. Sabi niya, "Hi, Miss Lila. I was a solo parent for 7 years when I reunited with a good friend. Now, my husband." Ooh, nakajakot si ate. Yung mga ganito gusto kong kwento eh, di ba? Oo. Sabi ba naman, "Now my husband. That time, I wasn't really looking for a partner na, but I always include in my prayers na if ever lang, no, na merong isang guy na responsible, madasalin at may takot sa Diyos, eh also I hope he is someone na may matinding pinagdaanan sa love life para marunong mag-value ng relationship." Oy! Yan ay galing kay Jessica ng Quezon City. Jessica ng Quezon City, ang masasabi ko lang sana ay sana all ganyan ang pag-ibig nakahanap, di ba? Ng bonggang-bonggang wagas to the highest level. And, ayun, minsan kasi, maganda to ha, that you, tama naman to na ipinagdadasal nyo, di ba? Hinihingi nyo sa Diyos yung makakapiling nyo sa habang buhay.
kasi mas maganda na hinihiling nyo siya. Huwag kayong maghahanap. Huwag mo rin siyang hihintayin. Because the more that you look for Mr. Right by Kim Chu, the more you end up with Mr. Wrong. Nako, totoo yan mga Mars, ha? Kaya mas okay na rin yung ipinagdadasal. Alam nyo, ipagdasal nyo, sana katulad ni Saint Joseph. Ayan, bilang mga Roman Catholic po tayo. Pero sa mga non-Roman Catholic, ay wala pong offense yun, ha, na sa sinasabi ko. Pero si Saint Joseph kasi talaga yung ideal guy. Alam nyo yun? Fatherly, mabait, nagsusumikap, o diba, si Mr. Fix-It-All, kasi carpenter siya, o diba, so alam mo, siya yung tipong ano talaga, siya yung ideal man, o bongga.